Hi guys! Muli po ay samahan niyo po ako sa pagtatahi. Gagawa po tayo ng whip stitch, feather stitch, double feather stitch at ang fly stitch. Ang whip stitch po ay ganito gawin. May makikita po kayong dalawang guhit diyan na pinakang guide sa pagtusok po ng karayom. Yan, pagmasdan po ninyo yung tusok ng karayom. Bali, isa lang po yung direction niya sa pagtusok ng karayom at paghigit. Yan. Itinusok ang karayom at hinigit. Yan, ganyan po. Tusok higit lang po yan. Tusok higit, tusok higit. Pero naka-slant po siya. Pa-slant yung tahi. Tusok higit, yan. Tusok ulit. Tapos, higit. Yan. Ganyan po. Ang whip stitch. Yan. Sundan lang po ninyo ang pagtusok ng karayom. Kung papaano siya gawin. Madali lamang po siyang gawin. Ayan, ganyan po. Pagkatusok ay hihigitin. Yan. Tusok higit lang po yan. Tusok higit hanggang sa matapos. Tusok higit. Yan po ang paggawa. Ganyan po ang paggawa ng whip stitch. Yan. Isa pang tusok at higitin. Ayan po ang whip stitch. Madali lang po ano. Ayan, sana po may natutunan kayo sa whip stitch. Ayan po ang whip stitch. Tusok higit, tusok higit. Ayan, ganyan po ang itsura niya. Yan po ang whip stitch. At ang susunod naman po ay ang feather stitch. Sa feather stitch po, meron tayong mas mabilis na paraan. Pero ang ginawa ko po muna ngayon ay ang mahirap na paraan. Ayan, nung maitusok, pataas ang sinulid, itinusok naman po yan sa ikatlong guhit at ipinasok naman po yung karayom sa natirang sinulid, sa punong sinulid. Bali, may apat na guhit po iyan. Ayan, itinusok sa pang-apat na guhit at ipinalabas ang karayom sa pangatlong guhit. Tapos, pag hinigit mo yung karayom, may matitira din yan sa may punong sinulid, isusuot naman po yung karayom. Yan, ganyan po. Mamaya sa pahuli po ay ituturo ko yung madaling paraan para matutunan din po ninyo yung madaling paraan sa paggawa ng feather stitch, ng double feather stitch at saka ng fly stitch. Yan. Pag itinusok po ulit ninyo yan sa, bale, nasaan na tayo? Sa pang-apat na guhit. Yung pang-apat na guhit, itutusok sa pang-apat na guhit, ilalabas sa pangatlong guhit. At pag hinigit, ayan, hihigitin po natin yan. Yun, yung may matitira sa punong sinulid, isusuot naman po natin yung karayom dyan. Yan, isusuot ang karayom. Yan. Ganyan po ang itsura niyan. Yan ang feather stitch. At muli po itutusok ang karayom sa unang guhit hanggang ikalawang guhit. At pag hinigit po iyan, may matitirang punong sinulid, diyan po itusok naman po ang karayom.
Yan, ganyan po. At ang susunod, itutusok ulit ang karayom sa pang-apat na guhit. Yan, diyan po hanggang ikatlong guhit. Pa-slant din po 'yan, pa-slant. Yan, ikatlong guhit. Yan, tapos pag hinikit, may tira uli sa punong sinulid, itutusok naman po doon yung karayom at hihigitin. Yan. Salitan lang po 'yan, unang guhit. Ngayon nasa unang guhit hanggang ikalawang guhit, yan. Tapos ipapasok ang karayom diyan sa natirang punong sinulid. Yan, hihigitin. Ang susunod naman ay doon sa pang-apat na guhit. Yan, pag itinusok sa pang-apat na guhit, lalabas naman ang karayom sa ikatlong guhit. Yan po. Kasi kaya may guhit yan, pinakang guide po para mas maiintindihan. Yan, ipinasok ang karayom muli doon sa natirang punong sinulid. Yan, ganyan po ang feather stitch. Yan, madali lamang po pagka naumpisahan at naisip na ninyo yung tama talaga na procedure, madali na po para sa inyo yan. Yan. Yan, ipapasok doon sa punong sinulid na natira at hihigitin. Yan. Tapos sa unang guhit ulit hanggang makalabas ang karayom sa ikalawang guhit. Yan, hihigitin. Tapos ipapasok yung karayom doon sa punong sinulid na natira. Yan, ganyan po ang hitsura niya. Tapos ayan, nasa pang-apat na guhit po tayo, lumabas ang karayom sa ikatlong guhit. Ayan, tapos ipinasok naman doon sa punong sinulid ang karayom. At ang sunod naman sa una ulit, yan, unang guhit, lumabas sa ikalawang guhit, tapos ipinasok ang karayom sa punong sinulid na natira. Ayan, nasa pang-apat na guhit ulit. Lumabas sa ikatlong guhit, tapos ipinasok naman ang karayom dun sa natirang punong sinulid. Ayan, ganyan lamang po siya. Madali lang. Madali lang siyang gawin po. At kayang-kayang sundan. Yan. Ganyan po ang feather stitch. Madali lang siyang gawin. Yan po ang itsura niya. Yan. Yan po. Ang susunod naman ay ang double feather stitch. Ang double feather stitch po, halos magkaparehas naman siya ng itsura sa feather stitch. Ayan po, nung itusok sa unang guhit, ay itinusok naman po ang karayom sa ikatlong guhit at lumabas ang karayom sa ikalawang guhit, tapos ipinasok doon sa natirang punong sinulid. Yan, ganyan po. Tapos ang karayom itusok doon sa tapat ng pinakapunong sinulid sa ikaapat na guhit. Yung ikaapat na guhit na yan, lalabas naman po ang karayom sa ikatlong guhit at ipapasok uli ang karayom sa punong sinulid na natira. Yan. Ganyan po siya. Tapos sa ikalimang guhit, itinusok ulit ang karayom hanggang ikaapat na guhit at ipapasok naman po ulit ang karayom dun sa natirang punong sinulid. Yan po ay double feather stitch. O, halos magkaparehas po ang itsura niya. At same procedure, kaya lang double na siya.
Ayan, kunin lang po ninyo yung katapat ng punong sinulid na iyan at doon nyo itutusok ang karayom. Ayan, nung maitusok ang karayom, hinigit. At sa paghigit, may matitirang punong sinulid. Di yan po ipapasok ang karayom sa punong sinulid na iyan na natira. Ayan, pag hinigit po, ganyan ang itsura niya. Ayan. Tapos, itusok naman po doon sa katapat ng punong sinulid ulit sa unang guhit. Unang guhit, papunta sa ikalawang guhit. Yan, sa ikalawang guhit. Yan, pag itinusok po dyan sa ikalawang guhit. Yan, may matitira pa naman po ulit na punong sinulid, ipapasok po ulit doon ang karayom. Yan, ganyan po. Ayan, nung isinuot po sa pang-apat na guhit, lumabas naman po sa pangatlong guhit, ipapasok naman po yung karayom sa natirang punong sinulid. Ayan. Ayan, tapos, itutusok naman po sa panglimang guhit hanggang ika-apat na guhit. Ayan, diyan po sa pang-apat na guhit ang labas ng karayom. Tapos, may matitira ulit sa punong sinulid at ipapasok naman po yung karayom dyan bago higitin. Yan po ang double feather stitch. Ganyan po ang itsura niya. Madali lamang pong sundan at madaling matutunan. Iyan, gawin lamang po hanggang sa matapos. Sa ganong procedure po. Iyan. Bali, sa bandang huli po niyan, sa bandang dulo-dulo pa, doon po mag-uumpisa yung madaling paraan ng pagtatahi ng double feather stitch. Yan. Pag itinusok po ulit sa unang guhit, yan, lalabas naman po ang karayom sa ikalawang guhit at itutusok ang karayom sa natirang punong sinulid. Yan, ganyan po. Tapos, sa ikaapat na guhit, itutusok ulit ang karayom at ilalabas ang karayom sa ikatlong guhit. Yan. Tapos, pag hinigit, may matitira uli sa punong sinulid. At ipapasok naman po yung karayom dyan sa punong sinulid na yan. Yan, bago higitin siya. Yan, ganyan po. Tapos, itutusok uli ang karayom sa ikalimang guhit. Yan, sa katapat punong-punong yan. Yan, pag itinusok sa ikalimang guhit, ilalabas naman ang karayom sa ikaapat na guhit. Yan na po yung umpisa ng mabilis na paraan. Pagmasdan po ninyo yung sinulid niya, bali nakabilog po yan. Pag nakabilog po yan, tapos yung karayom natin ay doon po natin itutusok sa pinakagitna. Yan, tuloy higit na po yan. Pag nakabilog po ang sinulid, ganyan, ay diretso na po na nakasabit na yung punong sinulid. Hindi na po magsuot-suot pa ng
karayom doon sa punong sinulid. Ayan, ibibilog muna, tapos bago higitin. Yan. Nung itinusok sa unang guhit, nakabilog na yung sinulid. Tapos hihigitin na siya. Yan, ganyan po siya. Nakabilog ang sinulid. Pamula puno hanggang dun sa may karayom na nakakabit. Ayan, ganyan po siya. Nakabilog siya. Tapos yung pagtusok ng karayom, dapat pag hinigit siya, ay nasa loob siya ng bilog na sinulid. Yan po. Yan po yung mabilis na paraan ng pagtahi niyan. Sa papong tusok, nakabilog na po yung sinulid. Pag tinusok mo po yan sa ikalimang guhit, ang labas niyan ay sa ikaapat na guhit. Ganyan po itsura niya. Yan. Yan po ang double feather stitch. Bale, ang susunod po ay ang fly stitch. Ayan, yan pong sa fly stitch, yung mabilis na paraan po yung ginawa ko diyan. Yan, ang sinulid galing sa ilalim, itinusok pataas. Tapos, itinusok naman sa ikatlong guhit. Bali, tatlong guhit po yan, pinaka-guide. Yung diyan po sa nakabilog na sinulid na iyan, dapat ay lalabas diyan ang karayom. Ihalin tulad natin sa back stitch, yung gitna niyan. Makikita po ninyo iyan mamaya kapag ka natapos na. Itinusok po sa gitna ang karayom hanggang dun sa ikatlong guhit. Higitin. Yan. Pag naitusok yan, ganyan po itsura niyan. Parang letter Y. Yan. Sundan lang po ninyo yung karayom kung saan itutusok. Yan. Tapos sa gitna po uli itutusok. Paislan po uli ang pagtusok doon sa ikatlong guhit ang labas ng karayom. Tapos pag nasa ikatlong guhit na ang puno, itusok naman ang karayom sa unang guhit papunta sa gitna. Yan. Ang labas po ng karayom ay dyan na sa pinakagitna na guhit. Yan. Nakabilog po ang kanyang sinulid. Yan. Yan po yung pinakamabilis na paraan. Dapat nakabilog na ang sinulid. Yan. Tapos, iyan, itusok ulit sa unang yan. Sa unang guhi. Tapos, labas ang karayom sa gitna na nakabilog na po yung sinulid. Para pag hinigit niya, nakasabit na siya. Yan, ganyan po. Nakasabit na para letter Y. Kaya, fly stitch. Para siyang lumilipad. Yan. Itusok ulit sa gitna. Papunta sa ikatlong guhit. Yan. Tapos, itutusok ulit sa unang guhit. Papunta naman doon sa gitna. Pinakapuno. Yan. Sa pinakapuno. Yan. Yan po ay nakabilog na yung sinulid. Kaya pag hinigit po ninyo yan, automatic ay nakasabit na. Yan. Hindi na isusuot pa yung karayom dun sa punong sinulid. Yan. Ganyan po siya. Ganyan po ang fly stitch gawin. Madali lang po. Madaling sundan. Ayan, nakaikot yung sinulid niya bago higitin. Yan po yung mabilis na paraan.
Yan, itinusok muli sa gitna, lumabas sa ikatlong guhit. Tapos ipinabilog na yung sinulid at itutusok naman sa unang guhit, labas doon sa gitnang guhit ang karayom at saka higitin. Yan. Tapos tusok uli sa gitna, labas sa ikatlong guhit, tapos nakabilog na ang sinulid at itutusok naman sa unang guhit papunta sa gitna. Yan. Higitin. Yan. Ganyan lamang po ang paggawa ng fly stitch. Madali lamang pong sundan. At yan. Muli ay ipinaikot ang sinulid at itinusok muli ang karayom doon sa unang guhit hanggang gitna at hinigit. Muli ay itinusok sa gitna, papunta sa ikatlong guhit. Yan. Tapos, ipinabilog ang sinulid at itinusok muli ang karayom sa gitna, hanggang gitna at hinigit. Yan. Yan po. Sa gitna ulit, itinusok, tapos lumabas sa ikatlong guhit. Muli ay itinusok ang karayom sa nakabilog na sinulid. Yan, inumpisahan ang pagtusok sa unang guhit hanggang gitna na guhit or ikalawang guhit. Muli ay itinusok sa gitna or ikalawang guhit. At tinusok muli po sa ikatlong guhit at yan, yun na yung isinuot ang karayom. Yun yung unang procedure kanina. Yan po. Yan po ang itsura ng fly stitch. Yan, bali tatlo po. Apat pala yung nagawa ngayon. Sana po may natutunan po kayo muli. Thank you for watching.